Patunay lamang itong muli na may isang mahusay na creator na gumawa ng ating mundo mula sa kamay ng isang nilalang na makapangyarihang Diyos. Okay. Kaya sinabi sa Isaiah chapter 45 verse 12, "Ako ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naninirahan dito. Ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit at ako ang nag-utos sa araw, buwan at mga bituin na lumabas." Okay, pero ito mga utol eh, nagsasabi na ako, no? Ito'y walang katapusang debate, yung existence of God. Okay, para sa ating mga believers, eh walang problema. Ngunit sa mga non-believers, eh yun nandun ng walang katapusang debate. Kahit na gano'ng kadami na ang pruweba na nagpapatunay na merong lumikha, may creator, okay? Wala, hindi naman pwedeng mangyari na lang na may bigla na lang may baso diyan sa harapan mo. Sa mas simple, may baso na lang. Ang tanong, saan nagmula yung baso? Sa manufacturer o ginawa nila? So may creator yung baso. O tayo, nandito na lang tayo sa mundo na to. Yung mga puno, nandito na lang, nandiyan na lang sa mundo pag gising natin, pagmulat natin. Nung magsimula tayo, may mga puno na at may mga halaman. Sinong gumawa nito? Okay, ibig sabihin, may gumawa. Napakasimple nun. Okay mga utol, tuloy na natin. Ang walang katapusang debate tungkol sa existence of God. Totoo yan, di ba? Hanggang ngayon, napakadaming mga tao pa din ang hindi naniniwalang may Diyos. Especially yung mga atheism, yung mga atheist. Okay? Kasi meaning ng atheist, yung AA, without. Okay? At theo means God. So without God. Yun, ang atheism. So ako personally ay naniniwala na may Diyos. At napag-aralan ko dati nung sa philosophy. First year college, yung St. Thomas Aquinas na five proofs ng existence of God, no? Logical po ito. Kasi philosophy yung pinag-aaralan, logic po. Okay, meaning ito'y scientific. Okay, yung logical proof that God exists. So ito yung nakita kong video, tatlong patunay na may Diyos. Malamang sa malamang, ito'y halaw dun sa inilabas ni St. Thomas Aquinas tungkol sa proof, logical proof niya ng God existence. So panoorin na natin at magbibigay ako ng sarili kong insights. Pero dito ay tatlo lamang ang patunay. Kay Sir Thomas Aquinas, kay St. Thomas Aquinas, lima yung patunay niya. Search nyo na lang sa Google, mga utol, at malalaman nyo pati yung explanation kung bakit logical o scientific yung kanyang explanation sa pagpapatunay na merong lumikha o supreme being. Game. Sa mundong ito ay maraming katanungan na nais talaga ng mga tao na masagot at mabigyan ng linaw. At ang isa na nga po dito na pinakatanong ng maraming tao mula noon hanggang sa ngayon ay kung meron nga ba talagang Diyos. Ang karamihan ay naniniwalang meron, subalit ang ilan naman ay salungat. Isa na nga dito ang atheism na may paniniwalang walang Diyos dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Kumbaga sa isang kaso, hindi sila pwedeng maniwala agad dahil kulang pa ang mga ebidensya. Ang isa naman ay tinatawag na anti-theism na ang ibig sabihin ay daretsahang pagtutol na wala talagang Diyos dahil sapat na yung ebidensya. Kumbaga ito naman yung parang case closed na dahil kumbinsido na sila sa mga ebidensya na kanilang nalalaman. At meron din naman tinatawag na agnosticism na may paniniwalang hindi natin malalaman kung meron bang Diyos o wala. Okay. Ibig sabihin, hindi po sila sure na may Diyos at hindi rin po sila sure na walang Diyos. Kasi nakalagay sa Bible talaga, no? Nalimutan ko na kung saan bahagi, pero nakalagay talaga ito, nakasulat na ang Diyos ay spiritual. So ibig sabihin, wala siyang body, wala siyang physical body. Okay, spiritual. Nakalagay yon, nalimutan ko lang kung saan, basta tuloy na natin. Ganun pa man, mas maraming tao pa din naman ang naniniwalang may Diyos. Actually nga po, mas madali pong patunayan na may Diyos
Kahit sa patunayan na walang nag-i-exist na Diyos. Kaya naman ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo sa paraang mababaw at logical na pag-iisip. Number 1. Ang lahat ay may pinagmulan. Ito yata yung kay Sir Thomas Aquinas na yung ano. Nothing can produce nothing. Okay? Ang wala ay eh, makakapag ay eh, walang malilikha na kahit ano. Parang ganoon. O sige, pakinggan muna natin. Kung may notebook ka ngayon, saan kaya ito nanggaling? Tama. Marahil baka ang sagot mo ay nabili mo lang ito sa isang store ng school supplies. Tama naman po. Pero ang store na binilan mo ay diniliver lang ito sa kanila ng isang manufacturing company na gawaan ng mga notebooks. At bago naman nila ito magawa, ay kinailangan nila ng mga raw materials na pagkukunan kagaya ng mga puno. Subalit paano nga ba namunga ang lahat ng mga puno? Kung binhi ang dahilan, saan naman nagmula ang pinakaunang binhi? Kung ire-relate naman po natin ito sa tao, ay kunwaring sabihin na nating nagmula tayo sa ebolusyon ng unggoy na sinasabi ng ilan. Subalit ang magiging tanong pa din po dyan, ay saan pa din nagmula ang ebolusyon? Saan nagsimula ang pinaka naging simula ng lahat? Ito yata yung probable cause o the cause, parang ganon, yung sa kay St. Thomas Aquinas. Kay St. Thomas Aquinas to, itong mga sinasabi niya. Ito yung mga proof niya. Okay? Ang tanging sagot lamang dito ay talagang merong pinagmulan ng lahat. Hindi ka pwedeng makabuo ng kahit ano mula sa wala. Yan. Nothing can produce nothing. Oh, kahit sa balik-baliktarin mo yan, kung wala, wala yang mapuproduce. So, ibig sabihin, kung may ginawa, may gumawa. Okay, yun nga yung sinasabi niya sa notebook yung kanyang example. Pag nakita mo yung notebook, alam mo agad sa isip mo na may gumawa. Okay? Yun lang yun. Ganun lang kasimple. So, walang pinagkaiba na pag pumasok ka sa isang bundok, pagpasok mo sa isang bundok o sa agubatan, may nakita kang kaingin o taniman na nakasalansan, iisipin mo agad na may nagtanim. Okay? So, ganun yung mundo natin o yung ganun yung kalawakan natin, itong kalawakan. So, nandyan yan. Ibig sabihin, may gumawa yan. Yun yung proof. Scientific proof. Okay? Meron at meron po dapat yan. Subalit sa Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng ito. Kaya walang duda na tanging sa Kanya lang nagmula ang lahat. Sabi sa Psalm chapter 89 verse 11, sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naro'y sa iyo nagmula. Number 2. Pero ang tanong pa rin, 'di ba? Kung 'yun nga, may gumawa, 'di ba? May lumikha. Ang tanong pa rin, yung creator nga yan, the creator yata yun, no? The creator, yun ang pangalan, no? Kung merong gumawa, so sabihin na natin, yun yung debate nila eh. Sabihin na natin, merong Diyos na gumawa. Sabi nyo, hindi mabubuo hindi makaagawa ng wala, yung wala. So, kung ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan, sino ang gumawa sa Diyos? Yun ang tanong ng mga non-believers. Oo nga naman, logical din yun. Okay? Pero being supreme being pwedeng, 'di ba? Spiritual nga siya. So, 'yun doon nagkakatalo yung number one na paliwanag, yung number one na teorya o proof ni St. Thomas Aquinas. Okay, number 2 na tayo. Walang mabubuo kung walang gumawa. Paano kung sabihin ko sa iyo na yung gamit mo ngayong cellphone o Ito pala yung sinasabi ko ng sample kanina sa kahingin. Walang bumubuo. So parang iisa lang. Computer ay nabuo ito ng walang gumagawa. Maniniwala ka ba? Na sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagsama-sama ang mga parts nito mula sa malalayong lugar. Nagdikit-dikit ang battery, camera, speaker, screen, at iba pa hanggang sa kinalabasan ay isang high-tech na gadget na ngayon ay nagagamit mo na. Tama. Siyempre meron pong gumawa nun. Hindi mabubuo ang isang high-tech na gadget kung walang gumawa nito. Ganon din naman ang ating mundo. Maniniwala ka ba na kusa na lang din nagsama-sama mula sa malayong lugar sa kalawakan ang lahat ng kalupaan, tubig, halaman, at mga may buhay hanggang sa nabuo ang planeta na di hamak na mas higit pang komplikado sa isang gadget? Diba? Ibig sabihin, may creation, napakasimple, may creation, may creator. Okay? Yun yung God, yung supreme being. May creation, may kalawakan, may mundo.
may kalupaan, may ano, may gumawa nito. Sino yung gumawa? Yun yung supreme being. Yun po yung logical proof doon. Patunay lamang itong muli na may isang mahusay na creator na gumawa ng ating mundo mula sa kamay ng isang nilalang na makapangyarihang Diyos. Okay. Kaya sinabi sa Isaiah chapter 45 verse 12, "Ako ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naninirahan dito. Ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit at ako ang nag-utos sa araw, buwan at mga bituin na lumabas." Okay, pero ito mga utol eh. Nagsasabi na ako, no, ito'y walang katapusang debate, yung existence of God. Okay, para sa ating mga believers, eh walang problema. Ngunit, sa mga non-believers, eh yun nandun ng walang katapusang debate. Kahit na gano'ng kadami na ang pruweba na nagpapatunay na merong lumikha, may creator, okay? Wala, hindi naman pwedeng mangyari na lang na may bigla na lang may baso diyan sa harapan mo. Sa simple, sa mas simple, may baso na lang. Ang tanong, saan nagmula yung baso? Sa manufacturer o ginawa nila? So may creator yung baso. O tayo, nandito na lang tayo sa mundo na to. Yung mga puno, nandito na lang, nandiyan na lang sa mundo pag gising natin, pag pagmulat natin. No, magsimula tayo, may mga puno na at may mga halaman. Sinong gumawa nito? Okay, ibig sabihin, may gumawa. Napakasimple nun. Okay mga utol, tuloy na natin. Number 3. Masyadong maayos at maganda para maging aksidente ang lahat. Oh, ito yung fifth proof ni St. Thomas Aquinas, yung the designer. Okay? The designer. So mamaya ako sasabihin, siguro mapapaliwanag niya naman na maayos to. Tuloy na natin. Basta lima ito mga utol. Idadagdag ko na lang yung isa, yung pinaka-paborito ko kasi pangatlo na eh, tatlo lang yung nilagay niya eh. Taliwa sa sinasabi ng siyensya na ang pinagmulan daw ng lahat ay dahil sa Big Bang Theory, na ang ibig sabihin ay mula sa aksidenteng pagsabog, nalikha ang lahat ng planeta at mga nabubuhay. Kung talagang aksidente ang lahat, bakit bawat bahagi ng iyong katawan ay maayos na nakapwesto? May tamang function yung bawat bahagi mong ng katawan mo. Pag ikaw ay napapatingin sa kalikasan, ay namamangha ka sa ganda na tila gawa ng isang artist. Tama. Bakit ang lahat ng planeta sa kalawakan ay eksaktong umiikot sa araw at hindi ito nagbabanggaan? Ito nga ba talaga ay aksidente? O talagang ito ay sinadya? The perfect plan nga eh. Tawag yung iba pang tatawagan, no? The designer, the perfect plan. Okay? Yung pagkakalikha sa tao ay perpekto, yung function ng bawat katawan mo, yung function nito ay tama. Tsaka yung ecosystem. May kanya-kanya yung mga nilalang sa mundo, may kanya-kanyang gamit, may kanya-kanyang trabahong ginagalawan sa mundo. Okay? So, ibig sabihin, pag may design, may designer. Napakasimple naman nun eh, di ba? Pag may design, may designer. Okay? So may nag-design sa atin. Tayo ngay kinokopya ng mga tao yung human anatomy natin, yung pagkalikha sa atin, eh hindi tayo makopya. So ibig sabihin, may gumawa sa atin ng maayos, the perfect plan o the designer ang tawag dito. Fifth ito, hindi ko 'to malilimutan. Panglimang pruweba ni St. Thomas Aquinas. Lumingon ka sa paligid mo. Pagmasdan mo ang kalikasan. Tumingala ka at tingnan mong mabuti ang kalangitan. Isipin mo kung gaano kadetalye ang lahat ng iyong nakikita. Mukha bang aksidente ang lahat ng ito? Mukha bang mula ito sa pagsabog? Sinabi dapat wasak-wasak niyan eh, 'di ba? Kung mula sa pagsabog, makalat, magulo, hindi yung alam natin, yung ecosystem natin, yun na lang eh. Nagfa-function yun na maayos. Okay? Chapter 19 verse 1 to 2, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay para nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Patunay lamang ito na may isang Diyos, na kahit sa simpleng pag-obserba sa paligid, ay sinasabi na agad sa atin na meron talagang totoong Diyos. Kung gaano kamangha-mangha na may isang napakatalino, napakaayos, napakamalikhain, at may kapangyarihang walang hanggan na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Pero paalala ko lang sa iyo,
na kahit naniniwala ka pa na may Diyos, ngunit kung hindi rin naman ito nakikitang tunay sa iyo, ay baliwala din. Kaya oras na pa... Okay, maitigil ko lang mga utol para maisama ko yung isa pang yung pinaka-favorite ko na proof ni St. Thomas Aquinas, yung kung tawagin ay yung the unmoved mover. Okay? Ito ay kumbaga ano to, may kinalaman sa Newton law, 'di ba? Sa Newton law na in every action there's an equal and opposite reaction. So sa madalit sabi, ang isang non-living things, ang isang bagay na hindi na walang buhay ay hindi gagalaw kapag hindi mo ginagalaw. Nangyari itong ballpen na to. Gagalaw lang to kapag ginalaw ko. So alam natin na ang ating mga planeta o ang planetang Earth ay nag-o-orbit around the sun, doon sa solar system natin at kasama nung iba mga planeta. Bakit yun? Bakit yun gumagalaw? Okay? Ibig sabihin may nagpapagalaw. Okay? O kung wala man, may mekanismong nagpapagalaw dito kasi non-living things, hindi naman yung gagalaw yung mga planeta kung wala nagpapagalaw. Napakasimple. Ito, gagalaw ba to kung hindi ko gagalawin? O yun, yung pinaka-favorite ko. So alam natin na nag-o-orbit ang mga planeta around the sun, yung sa solar system natin. Bakit yun gumagalaw? O kung may mekanismo nagpapagalaw doon, sino yung gumawa? Nung nagbabalik tayo doon sa isang proof na may gumawa, may designer. Kung mekanismo nagpapagalaw doon sa mga yon, sa mga planeta na iyon, eh, sino yung gumawa ng mekanismo na to? Okay? At iiwanan ko kayo dyan. So hanggang dito na lang muna mga utol, yan po yung mga logical proof na may God o may supreme being o may creator tayo. Okay, pero hindi ko pa rin sasaklawan ang inyong paniniwala, nasa inyo pa rin yun. Pwede kayong mag-research or kung ano pa man. At kung ano yung makomento nyo dito, comment down below na lang mga utol, yung mga opinion nyo gusto kong malaman. Maraming maraming salamat. Muli ako si Target Akilis. On behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa inyo. At ako po ay naniniwalang merong Diyos. Yun lang po. Wala po ko reliyon ha. Meron, naniniwala ako sa isang Diyos. Maraming salamat. Kayo mag-iingat palagi. Keep safe. God bless mga utol at saludo pa rin. Salamat po.